nagsalita naman lahat eh. Mm-hmm. Yung mga secessionists katulad ng MLF, NLF, na ang daming mga namatay ng mga kasama, sila mismo nagsasabi, eh, hindi kami susuporta dyan. Ngayon lang kami nakikinabang eh. Diba? Mm-hmm. Ngayon lang sila nakikinabang doon sa kanilang struggle. Tapos eh, bigla pa magsesecede. So, alam ni BBM yon, no? Alam ni BBM yon. Ikalawa, mga politiko, no? Alimbawa, sa Sulu, si Governor Tan, eh solid dyan kay BBM. Diba? Mm-hmm. Solid dyan. Alam niya, maraming mga Muslim leaders, Muslim brothers natin, hindi susuportahan si Digong. No? At ikatlo, maraming mga bahagi ng Mindanao, patulad ng Southern Mindanao, no? Eh, yan ay suportado, yan ay impluensyado ni Manny Pacquiao. Mm-hmm. Yung Sarangani, General Santos, South Cotabato. Ibig sabihin, kaaway yan eh. Kaaway yan ni Digong eh. Diba? Wow. Hanggang ngayon, nakakaso yung sino ba talaga ang PDP laban? Yung grupo ni Pacquiao o yung grupo ni Digong? Ibig sabihin, hindi yan sasama kay Digong. No? Maraming mga ang Senate President mo na sa Mindanao, 'di ba? Si Subiri, bakit sasama kay Digong? So, wala, sino kakampi ni Digong? Ang naiwan si former Speaker Bebot Alvarez. Yun ang naiwan, no? Sino ini-scare niya at sino binablock niya, Sec? So, sinasabi yung scare tactic at block niya? Well, ang point kasi nito, Michael, a failed secession can be as damaging as a successful one. Ibig sabihin yung mga investors na hindi naman nila alam na walang suporta itong secession call. Iisipin nila, ay magulo pala sa Pilipinas. Bakit kami pumasok dyan? Halimbawa, this month, $240 million ang lumabas ng bansa. So imbis na pumasok yung mga nagsabi na sila ay interesado na mag-invest sa Pilipinas, lumalabas pa. $240 million ang lumabas. Eh, pwedeng bahagi niyan ay naguguluhan. Ang gugulo naman itong mga Pilipino. No? Ba't kami mag-i-invest dyan? So, pwedeng ganun yung scare tactic na ginagawa ni Digong.